Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang parabola. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Bago tayo dumako sa ating video, gusto ko lang mag-shoutout at magpasalamat sa members ng aking channel so far for your continuous support for me to be able to create more contents para masapalaganap pa natin ang free education sa ating bansa through my online videos. So maraming salamat sa inyo guys at God bless you all. Kung gusto niyo rin pong maging member ng ating channel for support and exclusive member benefits, please click the join button or click the membership link on the description box below. Thanks guys! Okay, so dumako na tayo sa topic natin for this video, which is parabola. So meron na akong naunang video for introduction for conic sections kung saan pinasadahan ko yung iba't ibang conic sections na meron tayo such as parabola, ellipse, circle, hyperbola. Dinefine natin sila isa-isa kung paano ba na-form yung bawat conic sections by intersection ng isang cutting plane doon sa tune-up cones. So, ngayon, magpo-focus tayo sa first conic section, which is the parabola. Okay? So, ito yung illustration natin ulit for the formation ng ating parabola. So, sabi for a parabola, we have a cone and a cutting plane that is parallel to one and only one generator. So, let's say ito daw yung ating tune-up cone, and then meron tayong cutting plane. So, dapat para makabuo tayo ng parabola, ipapass through natin dito sa cone, sa isang one knot niya, let's say dito sa lower knot, itong cutting plane natin in such a way na parallel siya doon sa generator. So, in this case, parallel siya dito sa generator nito. At ito yung nabuo nating parabola. Okay? Now, for the definition of parabola, sabi, a parabola is the set of points in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line. The fixed point is called the focus and the fixed line is called the directrix. Okay, so ito raw yung ating parabola curve. So dapat daw para makonsider yung set of points, let's say dito sa parabola natin, let's say itong set of points na to, dapat equidistant yung specific point na yon doon sa fixed line at sa fixed point. So let's say ito yung point na yon, yung point P with coordinate x, y. And then ito yung fixed point natin na f with coordinate p, 0 at yung fixed line natin na to na x is equal to negative p. Dapat kapag kinuha natin yung distance nitong point p doon sa focus, let's say distance d, tapos yung distance nitong point p dito sa directrix, let's say itong d, dapat equal sila. So dapat lahat ng point na to dito sa parabola magko-conform sa ganitong definition. Okay? So ngayon, try natin i-derive yung equation for parabola given this illustration. So nag-assign ako ng different points dito. So let's say itong specific point P with coordinate x, y. Tapos yung focus natin is itong point F with coordinate P, 0. So therefore, nasa x-axis siya. And then para ma-conform yung definition natin for the parabola na dapat equidistant siya dito sa fixed point P, doon sa ating fixed line, dapat ang isiset natin na equation is x is equal to negative p na. Kasi kung i-consider natin, ito yung point natin, yung vertex. So, ang inassign kong distance niya from the focus, kasi ito yung ginamit kong coordinate p, 0 is dapat p. So, therefore, para maging equidistant din siya dito sa directrix, dapat p rin to. P units din to na nasa negative x-axis. Okay? So, kaya itong equation natin for the directrix, x is equal to negative p. Para ma-solve natin yung equation, dapat apply natin yung concept. Dapat equidistant or equal yung distance nitong point P dito sa focus F at sa distance itong point P dito sa directrix. So let's say yung segment PF, right? Yung length ng segment PF dapat equal sa length ng segment PQ. Okay? So itong point Q, ito yung naging coordinate niya kasi it is a horizontal line, right? So, dapat pareho yung y-coordinate and then gagayahin nyo lang yung x-coordinate ng ating directrix kasi nandito siya sa negative p, yung x-coordinate niya. Okay? So, ngayon, pwede natin i-apply yung distance formula.
right? So ano ba yung distance formula natin? Yung distance is equal to square root of x sub 2 minus x sub 1 quantity squared plus y sub 2 minus y sub 1 quantity squared. So dito sa PF, yung 2 points natin is itong P with coordinates x, y, tapos yung F with coordinate P, 0. So let's say ito yung point 1 natin, tapos ito yung point 2. So using distance formula, the length of segment PF is yung x sub 2 natin, which is itong P, minus x sub 1 natin, which is itong x squared, plus yung y sub 2 natin, which is itong 0, minus yung y sub 1 natin, which is itong y, and then squared. Equal din dapat dito sa ating segment PQ, yung length ng segment PQ. So, using distance formula ulit, we have, so let's say naman 0.1 ulit si P, tapos 0.2 si Q. So, formula is x sub 2 minus x sub 1. So, negative P minus x quantity squared, then plus y sub 2 minus y sub 1. So, y sub 2 is y minus y sub 1 is y then, quantity squared. So, simplify natin. So, since pareho naman silang may square root, square na lang natin both sides para mawala yung radical. So, magiging P minus X quantity squared plus 0 minus Y is negative Y quantity squared equals negative P minus X quantity squared plus Y minus Y is 0. So, 0 squared or parang 0. So, kahit wala ng 0. So, simplify na lang natin to. So, we have square natin, square of a binomial, p squared minus 2px plus x squared. And then ito, negative y quantity squared is positive y squared equals, ito din, square of a binomial, so p squared, so negative, negative, positive, then times 2px, then plus x squared. So, combine similar terms. Mapapansin nyo, parehong merong p squared sa left at right side, tsaka x squared sa left at right side. So, cancel. So, matitira is y squared. So, try ko itong i-transpose dito. So, magiging 2px plus 2px na. So, y squared is equal to 2px plus 2px is 4px. So, therefore, ito yung equation natin for the parabola with this illustration. Y squared is equal to 4px. So, ito yung form ng ating parabola kung meron tayong parabola na opening to the right or to the left. So, this time, to the right tayo. So, ito yung form niya, 4px, kung saan positive si P. So, sabi ko nga, kung meron tayong parabola opening to the right, meron din tayong parabola opening to the left, which is this one. So, pareho lang din yung magiging form of equation niya na y squared is equal to 4px. Yun nga lang, yung P mo dapat dito is negative. So, base dito sa illustration, kung mapapansin nyo, itong focus natin is yung F, yung point F is nasa negative x-axis. So, therefore, yung P natin dito, ang i-assign natin any value is negative. Kaya, itong directrix din natin, yung equation niya is x is equal to negative P para maging positive yung point P naman natin dito sa x-axis. Kasi kung negative si P, para maging positive siya, dapat imumultiply mo siya sa negative. Para mag-confirm pa rin doon sa definition natin ng parabola na equidistant yung any point doon sa fixed point tsaka sa fixed line. Okay? So, by the way, meron tayong part ng parabola which is itong vertex, yung turning point niya. So, lagi kapag ganito yung form ng equation ng ating parabola, ang kanilang vertex is laging origin o yung 0, 0. Tapos, meron din tayong axis of symmetry na laging x-axis. Okay? So, as a theorem, sabi, an equation of the parabola having its focus at P, 0 and as its directrix as x is equal to negative P is, so lagi nga yung vertex is at the origin 0, 0, yung equation niya is y squared is equal to 4px. So sabi, either parabola opening to the left or to the right. So kapag positive si P, opening to the right. Kapag negative si P, opening to the left. Okay? Now, aside sa parabola opening to the left or to the right with vertex at the origin, meron din tayong parabola opening upward at downward with vertex also sa origin. So, ito yung itsura nila. Okay? So, ang magiging form naman ng equation nila is, sabi, an equation of the parabola having its focus at 0, P and as its directrix as y is equal to negative P is,
So vertex is at the origin, 0, 0. Ito yung form of equation nila. X squared is equal to 4py, where it is a parabola opening either to the left or to the right. Opening either upward or downward. So, mapapansin nyo, ang difference nila is kapag opening to the left or to the right, yung y yung naka-squared. And then, yung exponent ni x is 1. Tapos, kapag parabola naman, opening upward or downward, yung x yung naka-squared. Tapos, si y, yung exponent niya is 1 lang. And then, dito naman sa pangalawang case, kung upward siya, dapat yung value ng p niya is positive. Tapos, kapag downward naman, dapat yung value ng p niya is negative. So, lagi yung vertex din is at the origin, and this time, yung axis of symmetry naman is yung y-axis. So, ito yung nagdi-divide doon sa parabola in half. Okay, symmetrical sila sa y-axis. Now, sabi, when drawing the sketch of a parabola, it is helpful to consider the chord through the focus perpendicular to the axis of the parabola because the endpoints of this chord give two points on the parabola. This is called the latus rectum. The length of latus rectum is the absolute value of 4p. Okay, so halimbawa daw, meron tayong parabola opening upward. So, it is helpful daw to consider the chord na perpendicular doon sa axis. In this case, yung axis natin is itong y-axis, right? So, kung mag-draw tayo ng chord na perpendicular sa kanya, therefore, itong chord na to, siya yung tinatawag natin na latus rectum. Tapos, yung dalawang endpoints niya na to is part ng parabola. So, para makuha natin yung dalawang endpoint na to by the application of latus rectum, kung alam natin yung length ng latus rectum, which is given by the formula naman na 4p, so kung alam natin yung value ng p, then yung absolute value ng 4p, siya yung length ng latus rectum. So since itong y nga, yung axis natin, is hinahati niya itong parabola into half. So symmetrical itong parabola natin sa y-axis. So therefore, kung 4p yung total length nito, so yung length nito bale is 4p divided by 2 or 2p, and then ito rin 2p. Okay, so kung meron tayong tatlong points na yung vertex, tapos yung dalawang endpoint ng latus rectum, pwede nating madraw yung trace ng curve ng parabola. Okay? So para ma-illustrate natin yung concepts and formula for the parabola above, ay mag-solve tayo ng example. So, for the first one, we have, find an equation of the parabola having its focus at 0, negative 3, and as its directrix, the line y is equal to 3. Draw a sketch of the parabola. So, yung focus daw natin, let's say, point F is 0, negative 3, and then yung directrix natin is y is equal to 3. So, anong form yun ng parabola? So, parabola opening downward, right? Kasi, yung form niya, yung focus natin is at 0, p, wherein yung p natin is negative 3, and then, yung directrix natin is y is equal to negative p. So, negative of negative 3 is positive 3. So, therefore, y is equal to 3. Base dun sa given. So, ang form natin for the parabola, bale, is x squared is equal to 4py. So, substituting the values, we have x squared is equal to 4. Yung p natin is negative 3 times y. Or, x squared is equal to negative 12y. So, ito yung equation ng parabola. Parabola opening downward. So, pag pinot natin sa rectangular coordinate system, plot muna natin yung focus, yung 0, negative 3. So, dito, 1, 2, 3. So, 0, negative 3. Tapos, ito, automatic part siya ng parabola, siya yung vertex. And then, yung directrix is itong y equals 3. So, horizontal line. 1, 2, 3. So, ito. Okay, y is equal to 3. So, apply ngayon natin yung concept ng latus rectum. So, since yung p natin is negative 3, ano yung length natin ng latus rectum? 4 times negative 3, absolute value. Absolute value of negative 12 or 12, right? So, therefore, magdadraw tayo ng line segment o yung latus rectum na yung length niya is 12 units. So, sabi ko nga, itong y is line of symmetry natin
for the parabola. So therefore, kung total of 12, dapat magpa-pass through siya sa focus, right? So dapat 6 units dito, 6 units din dito. Total of 12. So sige, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ano yung point natin? Itong dalawa, yung endpoints. So kung lalagyan natin ng coordinate, ano siya? So same dapat yung y-coordinate nila na negative 3. So dito rin, negative 3. Ang bibilangin lang natin is yung x-coordinate nila. So from 0, dapat 6 units. So positive 6, right? Tapos dito rin, from 0, dapat 6 units. So negative 6. So itong negative 6, comma negative 3, tsaka 6, comma negative 3 is part ng parabola together with the vertex. So para madraw natin yung curve, kahit approximation lang, i-connect natin yung vertex going dito sa negative 6, comma 3 and then extend natin infinitely. And then itong vertex, connect din natin sa other endpoint ng latus rectum na 6, comma negative 3 and then extending infinitely. So parang rough approximation lang nung curve natin for the parabola. Okay? Next we have, given the parabola having the equation y squared is equal to 7x, find the coordinates of the focus, an equation of the directrix, and the length of the latus rectum. Okay, so meron daw tayong given equation ng parabola this time na y squared is equal to 7x. So mapapansin nyo, yung form niya is yung y yung nakasquared. So kung i-compare natin kanina, ito yung magiging equation niya, yung y squared is equal to 4px, which is a parabola opening either to the left or to the right, right? Tapos yung focus niya, ang form is p, 0, and yung directrix is x equal to negative p. Okay? So therefore, kung i-compare natin yung general form na y squared is equal to 4px, dito sa given equation ng parabola, pwede nating ma-solve si p by equating yung numerical coefficient ng x, which is 7, dito sa 4p. Right? So, masasolve natin si p by dividing both sides by 4. So, therefore, p is equal to 7 over 4. So, positive. Right? So, kapag positive or greater than 0 si p, ano siya? Opening to the right. Okay? So, therefore, para makuha natin yung focus, di ba yung kanina form niya is p, 0. So, yung nakuha nating value ni p na 7, 4, substitute lang natin yung focus o yung point F is 7 over 4, 0. Okay? Tapos, yung equation ng directrix is x is equal to negative p kanina sa taas, right? So, x is equal to negative nung p natin na 7 over 4. Okay? And then last, yung length ng latus rectum. Kanina, yung length ng latus rectum is absolute value of 4p. So, we have absolute value of 4 times yung p na nakuha natin, 7 over 4. So, cancel si 4, absolute value of 7 or simply 7. Okay? Now, pag pinlot natin or ginraph natin yung parabola, so, plot muna natin yung focus na 7 over 4, 0. So, yung 7 over 4, approximate yan yun, 1.75. So, around here. And then, yung directrix is x is equal to negative 7 over 4. So, around here. So, ito yung directrix. X is equal to negative 7 over 4. And then, ito yung focus. 7 over 4, 0. And then, lagi itong origin, part siya ng parabola as the vertex. So, pag ginamit natin yung concept ng latus rectum, yung total length dapat ng latus rectum natin is 7. So, yung x-axis, yung axis of symmetry natin, so dapat kalahati with respect doon sa x-axis. So, tag 3.5 units pataas tsaka pababa. So, kung bibilang tayo ng 3.5 units, we have 1, 2, 3. Then, kalahati. So, dito. And then, 1, 2, 3, kalahati. So, dito. So, ang magiging point natin is ito, tapos ito. So, pag dinraw natin yung rough approximation ng parabola, connect lang natin yung vertex sa dalawang endpoint ng latus rectum na nag-extend both sides infinitely. So, kung papangalan natin yung dalawang endpoint,
So, itong point sa taas is, so dapat same x-coordinate na 7 over 4. So, dito rin, 7 over 4. And then, from origin, 3.5 units. So, kapag positive y-axis, 3.5. Kapag negative y-axis, negative 3.5. Okay, so therefore, ito yung approximate graph nung curve natin for the parabola. Okay? Next, we have, if P is the directed distance from the vertex to the focus, an equation of the parabola with its vertex at h, k and with its axis parallel to the x-axis is y minus k quantity squared is equal to 4p times quantity x minus h. So if p is greater than 0, opens to the right. If p is less than 0, opens to the left. A parabola with the same vertex and with its axis parallel to the y-axis has for an equation x minus h quantity squared is equal to 4p times quantity y minus k, and if p is greater than 0, it opens upward. If p is less than 0, it opens downward. Okay, so this time, ito yung mas general form ng ating parabola, wherein yung vertex natin is any point with coordinate h, k. So, parang translate natin yung general form natin ng parabola kanina, yung y squared equals 4px, or x squared is equal to 4py, doon sa x, h units to the right, or dun sa y, k units upward. So, ito yung general form niya. So, same concept lang din yung i-apply natin. Dapat yung every point pa rin doon sa parabola is equidistance dun sa focus at sa directrix. So, same lang din kapag yung p mo is greater than 0, tapos ito yung form niya, dapat opens to the right. Kapag less than 0 naman or negative, opens to the left. Kapag parabola naman, opening upward or downward, kapag positive si P, opens upward. Kapag negative si P, opens downward. So, sige, para ma-illustrate natin yung pag-graph ng mas general form ng parabola, let's try to solve some examples. So, we have, find an equation of the parabola having as its directrix the line y is equal to 1 and as its focus the point F with coordinate negative 3, 7. Draw a sketch of this parabola. Okay, so sige, draw muna natin yung mga given or i-plot natin yung mga given. So, meron daw tayong focus F, which is negative 3, 7. So, negative 3, 7. So, 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito. So, siya si focus. And then, yung ating directrix daw is y is equal to 1. So, since we have directrix with equation y is equal to 1, it is a horizontal line. So, around here, right? 1 unit. Okay? So, therefore, kung yung directrix natin is a horizontal line, ano yung magiging itsura ng graph natin? Parabola opening upward, right? And then, yung axis niya dapat magpapas through doon sa focus. So, let's say, ito yung point natin for the focus, right? So, let's say, ito yung magiging axis natin o yung line of symmetry for the parabola. And then, dapat yung vertex natin maglalie din dito sa axis of symmetry, right? So, expect natin na somewhere here nandito yung vertex, which is dapat equidistant doon sa focus at dito sa line natin na y is equal to 1. So, kunyari, ito yung point natin dun sa directrix. So, it should have the coordinate of negative 3, 1. Sorry, 1 pala to, hindi negative 1. Okay? So, sabi ko nga, equidistant dapat yung vertex mula dito sa focus na to hanggang dito sa point na to, which is part of the directrix. So, hanapin natin yung midpoint ng focus at itong point na to na negative 3, 1 para mahanap natin yung vertex. Ano yun? So, ano yung midpoint ng y-coordinate natin from 1 to 7? So, 7 plus 1 is 8 divided by 2, 4. So, dapat, so we have 1, 2, 3, 4. So, ito. So, dapat, yung y-coordinate ng vertex natin ay 4 at yung x-coordinate dapat same lang din na negative 3. Kasi under siya sa horizontal line na, by the way, ito ay x is equal to negative 3. Siya yung axis of symmetry. Okay? So, take note na dapat itong distance na to from the vertex na nakuha natin sa focus, diba siya yung kinoconsider natin na P, right? So, pag kinumpute natin, ilang units yung vertex sa focus? 1, 2, 3. So, therefore, P is 3. So, dapat 3 units din ito, vertex doon sa
Directrix. So, 1, 2, 3. So, tama. Okay? So, so far, sa nakuha nating value, meron na tayong P. So, kapag alam natin yung P, pwede na nating mahanap yung length ng latus rectum. Kasi, yung length ng latus rectum is 4P. Absolute value. So, 4 times yung P natin, which is 3. So, we have 4 times 3 or 12. And then, applying uli yung concept, yung gagamitin natin yung length ng latus rectum na 12. So, mula dito sa axis of symmetry na x is equal to negative 3, passing through the focus, hahatiin natin to sa kalahati kasi symmetrical yung parabola dito sa axis of symmetry. So, 12 divided by 2 is 6. So, bibilang tayo mula sa focus ng 6 units to the right at to the left. Okay? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung endpoints ng latus rectum. So, ano ngayon to? So, dapat yung y-coordinate nila is parehong 7. And then, from negative 3, bibilang ka ng 6 units. Let's say dito muna sa left. So, negative 3 plus negative 6 is negative 9. And then, dito rin, so, negative 3 plus 6 is positive 3. Right? So, 3, 7. So, kahit bilangin nyo, magkatali tayo sa coordinate na ito is negative 9 at 7. Tapos, ito rin ay positive 3 at 7. Okay? So, pag dinraw natin ngayon yung rough approximation ng parabola natin, magsisimula tayo sa vertex na to, patungo dun sa endpoint ng latus rectum na 3, 7. Then, dito rin sa other side, from the vertex to endpoint ng latus rectum na negative 9, 7. Parehong nag-extend infinitely. Okay? So, ito yung graph. Pero pinapahanap is yung equation din, right? So, meron na tayong P. Kanina, ang form natin, bale, is dahil opening upward tayo at positive si P, ito yung magiging form natin. Yung x minus h, comma squared, is equal to 4P times y minus k. So, nakuha pala nating vertex is ito. Yung, so, yung x natin dito, yung h kanina is negative 3. Tapos, yung k natin dito, yung y is 4. So, kanina, yung form is x minus h, comma squared, is equal to 4p times y minus k. So, substitute natin, x minus, ano yung h natin? Negative 3. So, negative 3, then quantity squared equals 4p. By the way, yung p natin na nakuha is 3. Then, y minus k natin is 4. So, simplify, x plus 3 quantity squared is equal to 4 times 3 or 12 times y minus 4. So, therefore, ito yung equation natin for the parabola. So, pwede nyo rin itong isimplify. So, magiging x squared plus 6x plus 9 equals 12y minus 48. And then, combining similar terms, we have, and then equating to 0, transpose natin lahat sa left, x squared plus 6x minus 12y plus 9 plus 48 equals 0. So, x squared plus 6x minus 12y, so 9 plus 48 is 57 equals 0. Next, we have, given the parabola having the equation y squared plus 6x plus 8y plus 1 is equal to 0. Find the vertex, the focus, an equation of the directrix, an equation of the axis, and the length of the latus rectum. Draw a sketch of the parabola. Okay, so this time, given the yung equation ng parabola na y squared plus 6x plus 8y plus 1 equals 0. So, hanapin daw natin yung vertex, yung focus, yung directrix equation, equation ng axis sa kalength ng latus rectum. So, mapapansin nyo, wala siya dun sa standard form kanina. Pero, yung y natin yung nakasquared. So, it will take the form y minus k quantity squared is equal to 4p times x minus h, right? Base dun sa kaninang pinakita kong formula. So, gawin natin itong form na to in this form. So, magko-complete the square tayo. So, yung may mga x saka constant, transpose natin sa kabila. Y squared plus 8y is equal to, so si 6x magiging negative 6x, and then si 1 magiging negative 1. Okay?
para makompute yung square nitong left side for y. So, ang gagawin natin, yung numerical coefficient ng y natin, divide by 2, 4. And then, square natin yung sagot. So, 4 square is 16. So, mag-a-add tayo ng 16 sa both sides of the equation. Okay? And then, pwede na itong e-factor kasi perfect square na yan. Y plus 4 quantity squared, right? Equals negative 6x. So, negative 1 plus 16 is positive 15. Okay? So, yung left side, katulad dyan na yung form na to. Wherein, pwede na nating mahanap yung k. So, k is equal to, kasi itong y minus negative 4 yan, di ba? So, k is equal to negative 4. Okay? Tapos, ito sa right side, para matransform natin in this form, dapat, i-factor out natin yung numerical coefficient ni x. So, negative 6 times x plus 15 divided by negative 6 is negative 5 over 2. So, parang minus 5 over 2. Okay, so therefore, ito na yung form niya. 4p times x minus h, wherein yung negative 6, pwede natin i-equate sa 4p. And then itong 5 halves, siya na mismo yung h natin. Okay? So therefore, yung vertex natin is h, k, right? So yung h natin is 5 over 2, and then yung k natin is negative 4. So nakuha na natin yung vertex. 5 halves, negative 4. Now, para masolve naman natin si p, divide na yung equation natin, inequate natin yung negative 6 dito sa 4p. So, p is equal to, divide both sides by 4, p is equal to negative 3 halves. Right? So, mapapansin nyo, negative si p. So, ibig sabihin, opening siya to the left. To the left kasi, yung form natin is yung y yung naka-square. Kapag yung y yung naka-square, either to the left or to the right. Depende na lang sa p kung positive o negative. So, since negative, to the left. Okay? So, para makuha natin yung equation ng axis, so, di ba dapat magpa-pass through siya doon sa vertex, saka sa focus. So, since yung ating parabola is opening to the left, dapat anong form ng symmetry natin? So, kung pag ganito siya, dapat ganito yung form ng symmetry natin, right? Which takes the form of the equation, y is equal to a constant. And dapat magpa-pass through siya dun sa vertex at focus. Eh, yung vertex natin kanina, nakuha na natin na 5 halves, negative 4. So, dapat same siya doon sa y-coordinate nung ating vertex, yung constant natin sa y. So, negative 4. Y is equal to negative 4, yung axis of symmetry. Tapos, yung focus, so, di ba alam natin na yung P is 3 halves. So, from the vertex, so, let's say, ko pa muna din na-draw, 5 halves, negative 4. So, dapat, mula sa vertex, magbibilang tayo ng negative 3 halves unit papunta sa focus, dapat, so, dapat, it takes the form, yung y-coordinate niya dapat equal din sa negative 4. Magkakaiba na lang dito sa x-coordinate. So, dahil yung focus natin is to the left nitong vertex, magsusubtract tayo ng 3 halves units from 5 halves. So, ilan yun? So, 5 halves minus 3 halves is 1. So, therefore, yung x-coordinate natin for the focus is 1. So, therefore, ito na yung focus, 1, negative 4. So, lagi yung tatandaan na dapat yung focus inside sa parabola. Okay? And then, yung directrix, yun naman yung dapat outside din sa parabola. So, magbibilang din tayo dapat ng p units na 3 halves. Papunta naman sa right, so mag-a-add tayo ng 3 halves mula doon sa x-coordinate niya na 5 halves. So, 5 halves plus 3 halves naman is 4. So, therefore, yung equation natin for the directrix is this time dapat vertical line, right? So, it takes the form x is equal to constant. Which is yung nakuha natin x nga is yung 5 halves plus 3 halves or 4. So, therefore, ito yung equation natin for the directrix. Now, ano okay. Na lang yung kulang? Yung length ng latus rectum. So, di ba yung length ng latus rectum is absolute value of 4p. So, substitute natin, 4 times yung p na negative 3 halves. So, we have 4 times negative 3 halves is negative 6, right? Or positive 6 yung absolute value. So, therefore, yung length ng latus rectum is 6 units. So, graph natin yung parabola. So,
Simula tayo doon sa vertex. So, yung vertex niya is 5 halves negative 4. So, yung 5 halves is 2.5, right? So, 1, 2, approximately here, 2.5. And then, negative 4. 1, 2, 3, 4. So, dito. So, ito yung vertex. 5 halves negative 4. Yung directrix is x is equal to 4. So, 1, 2, 3, 4 here. Urong ko tong coordinate. 1, 2, 3, 4. So, here. So, x is equal to 4. Then, yung focus is 1, comma, negative 4. So, 1, then 1, 2, 3, 4 here. So, ito si vertex ha, tapos ito si focus 1, comma, negative 4. Now, para madraw natin yung approximate curve for the parabola, gamitin natin yung concept ng latus rectum. So, since yung latus rectum natin is 6, by the way, yung axis of symmetry natin is y is equal to negative 4. So, dapat magpa-pass through dito sa focus at vertex, right? Y is equal to negative 4. So, mula dito sa line of symmetry natin na y is equal to negative 4, hatiin natin sa kalahati itong 6, so 3. So, 3 units pataas, 3 units pababa. So, bilang tayo, from the focus ng 1, 2, 3, and then pababa din 1, 2, 3. So, ito yung dalawang endpoints. So, ilan to? So, 1, comma, negative 1, tapos 1, comma, so 4, 5, 6, 7, 7. And then, from the vertex natin na to, i-connect natin yung dalawang endpoints dun sa latus rectum. Okay? Tapos, may arrow sa dalawang dulo. So, therefore, this is the approximate graph ng ating parabola. Okay? Okay, so I think that's it for this video, parabola. Tapos lang kayong mag-manipulate, mag-identify ng graph, at mag-graph mismo ng parabola para ma-master nyo yung conic sections na parabola. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa paninood.